High school pa lang, may kapilyohan na raw si President-elect Rodrigo Duterte. Ang kwento niya bilang estudyante sa balitang hatid ni Cedric Castillo. Ito ang dorm room ni President-elect Rodrigo Duterte nang mag-high school siya sa Holy Cross Academy of Digos, Davao del Sur. Kasama niya sa kwarto noon ang kanyang incoming peace advisor na si Jesus Dureza. 1962 nang magtapos ang high school ang dalawa. He actually came back for back subjects in religious studies in 1963. That's where they graduated both with Jesus Dureza and Brother Carl Gaspar. No? Pero official ano niya sa DepEd is batch 1962. Kilala na ngayon bilang Cor Jesu College o CJC ang paaralan. At nang minsang magkaroon daw sila ng homecoming, nagkwento raw ang uupong presidente ng kanyang kapilyuhan noon. During the summer, maraming higad yan. No? So ang ginawa niya, out of the blue, hinulugan niya ng higad yung leeg ng Canadian brother. Sabi niya, tontuwa siya, pulang-pula daw yung leeg. So, ganong klaseng estudyante si Digong, no? Sutel, pilyo. Ang balak ngayon na CJC, gawing maliit na museum ang lumang dorm room ni Duterte. Ito yung vault ng Cor Jesu College, kung saan tinatabi nila yung kanilang mga old records, mga old grades ng mga dati nilang mga estudyante. Kasama na dyan yung original transcript of records ni President-elect Rodrigo Duterte. Itong original transcript of records na ito ay planong isama doon sa museum na pinaplanong gawin ng paaralan. Confidential ang mga marka ng mga estudyante kaya't hindi ito pwedeng ipakita sa publiko. But suffice it to say that it will show you 7 years of high school. That's not normal, no? Kahit nung panahon nila, hindi. Ang kababata at speechwriter ni Duterte na si Davao City Administrator Jesus Melchor Kitain, alam daw kung bakit na-kick out at napadpad sa Digos si Digong noong high school. Lagi ng tamtak si bumubuan ng maestra, kasi rin nagkwento eh. Pag upo ng maestra, hindi raw mag-drawing ang muka. Pero ayon kay Kitain, nang magkita raw sila ni Duterte sa San Beda College of Law, seryosong digong na ang napansin niya malayo sa batang digong na nakasama niya noong high school. Cedric Castillo, GMA News.